Mayong adlaw sa inyong lahat. Ako ang inyong lingkod, si John Beryl, at welcome back sa ating YouTube channel. Ang pag-uusapan natin sa videong ito ay kung paano tayo makakuha ng certified true copy ng titulo ng lupa sa Registry of Deeds. Kahit na wala tayong title number, saan tayo pupunta? Anong ahensya tayo pupunta? At magkano nga ba ang pagkuha ng certified true copy? At paano naman kung nawala ang kopya ng original title sa Registry of Deeds? Yan ang pag-uusapan natin sa videong ito. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe ay mag-subscribe po kayo at i-hit ang notification bell para updated po tayo sa mga videos na ating ina-upload. Kung mayroon po kayong titulo na nasa inyo, mayroon po yung original copy na nasa Registry of Deeds. Dalawa po ang na-issue. Ang isa po ay nasa Registry of Deeds, yung original copy ng titulo. At yung owner's duplicate copy na nasa may-ari ng titulo. Ang sa Registry of Deeds na kopya ay yun po ang makukuhanan po natin ng certified true copy. Kung kayo po ay nakabili ng tituladong lupa, kailangan nyo pong kunan ng certified true copy sa Registry of Deeds. Kailangan din po ito sa BIR kung kayo ay magbabayad ng capital gains tax, estate tax, at iba pang taxes. Kailangan din po, kung kayo po ay magpapasurvey ng inyong lupain, kailangan din po ng certified true copy. At iba pang mga activities regarding sa lupa na kinakailangan ang certified true copy ng title ng original na nasa Registry of Deeds. Paano nga ba tayo kukuha ng certified true copy? Ang unang step ay kailangan nyo pong alamin kung saan ang lokasyon ng lupain na kukunan po ninyo ng certified true copy. For example, kung ang lupain na kukunan po ninyo ng certified true copy ng title ay nasa Davao City, ang titulo po na original ay nasa vault ng Registry of Deeds, Davao City. So, ang unang step ay kailangan nyo pong alamin kung saan ang lokasyon ng Registry of Deeds na may jurisdiction po sa inyong lupain na kukunan po ng certified true copy. Ito po ang link kung saan pwede nyong alamin kung saan po ang Registry of Deeds na sakop sa inyong lugar. Ang susunod na step ay bumisita kayo sa Registry of Deeds. Kahit sa ang Registry of Deeds ay pwede kayong pumunta at mag-request ng certified true copy. For example, kung ang lupain ay situated o nasa Davao City at nandyan po kayo sa Quezon City, eh pwede po kayong mag-request ng certified true copy sa LRA o sa Registry of Deeds, Quezon City. Yun nga lang, kung pupunta kayo sa ibang Registry of Deeds, ay mas mahal po ang inyong babayaran. Kung nasa Davao City ang hihingan po ninyo ng certified true copy, mas mababa po ang inyong babayaran kung sa Davao City po kayo na Registry of Deeds ang mag-request ng certified true copy. Ang susunod na hakbang, pag nasa Registry of Deeds na po kayo, ay mag-fill out po kayo ng request form. Ito po ang itsura ng information request form. I-fill out nyo lang po ang inyong pangalan, inyong address, petsa, at inyong contact details. Ang purpose of request, pwede nyo pong ilagay ay reference. Ang ating video ngayon ay certified true copy. I-check nyo lang po ang certified true copy. Ngayon, kung titulo po ang inyong request, ilagay nyo po dyan ang title number, title type. Dito po makikita ang inyong title type at title number. Ang title type ay pwede pong original certificate of title, o di kaya ay transfer certificate of title. Sa title number, ito po, kung electronic na po ang inyong title, nagsisimula po yan sa code ng Registry of Deeds. Dito nyo po makikita ang title number at title type. Sa name po, dyan po ninyo ilagay ang pangalan ng registered owner na nakalagay sa titulo. Plan, block, at lot numbers. Usually po, ang plan, block, numbers, kung ang inyong titulo ay manual, yung pula po, orange, o di kaya may pink po na titulo, nasa likod po ang inyong lot, plan number, at block number. Mayroon pong ibang titulo
na ang plan, lot, at block number ay nakalagay po sa front page ng inyong titulo. Number of copies, dyan po ninyo ilagay kung ilan po ang inyong i-request na certified true copy. Paano naman kung wala kayong detalye? Hindi nyo alam kung ano ang title number, hindi nyo alam kung ano ang lot number. Saan kayo kukuha ng informasyon? Maaari po kayong pumunta sa assessor's office kung saan situated o kung saan po yung lupa. Like for example, kung ang inyong lupa na kukunan ng certified true copy ay nasa Davao City, kukunan nyo po ngayon ng tax declaration sa Davao City Hall ang inyong lupain na kukunan ng certified true copy. Dahil po sa Registry of Deeds nung ako ay nag-request, hindi po maaaring pangalan lang po ang inyong gagamitin kung kayo po ay mag-search o kukuha ng certified true copy. Mas mabuting meron po kayong kopya ng owner's duplicate copy ng inyong titulo para mas madali po ang pagkuha ninyo ng certified true copy at mas madali po ang pag-fill out ng ating information request form. Kung wala naman po, ay pumunta po kayo sa assessor's office ng inyong city hall o municipal hall kung saan po situated yung lupa o kung saan po yung lupa. Kung sa Davao City ang inyong lupa ay sa Davao City Hall po kayo, doon po sa assessor's office pumunta. At doon po sa tax declaration na makukuha po ninyo sa assessor's office, doon po may nakalagay na title number, lot number, at block number, at plan number. Minsan po ay hindi po sila magkaparehas ng lot numbers. Pag makakuha na po kayo ng tax declaration sa assessor's office, ay pwede na po kayong pumunta sa Registry of Deeds para gamitin po yung nakalagay na mga detalye na nasa tax declaration para kumuha ng certified true copy ng titulo. Pagkatapos niyo pong mag-fill out ng information request form, ay kailangan niyo po itong isubmit doon po sa tagapag-encode ng Registry of Deeds para mabigyan po kayo ng assessment and payment order. Kasama po ninyong isubmit ang inyong photocopy ng inyong ID. Kung meron po kayong photocopy ng inyong titulo, pwede nyo pong isubmit kung kinakailangan. Pagbigay po sa inyo ng assessment form and payment order, mas mabuti po na i-review nyo po ito bago nyo po bayaran. Ang susunod na hakbang ay pumunta po kayo sa cashier upang bayaran ang amount na nakalagay sa assessment form and payment order. Ngayon, magkano nga ba ang inyong mababayaran sa pagkuha ng certified true copy? Usually, sa aking experience, ang nababayaran sa Registry of Deeds kung ang inyong titulo na kukuhanan ng certified true copy ay 4 pages lamang. O ito po yung dalawa po ang kanyang sheet, 4 pages po yan. Ito po ay nagkakahalaga ng 'Kung kukuha naman po kayo sa ibang Registry of Deeds at nasa ibang Registry of Deeds nakalagay ang original na titulo, ito po ang aking nabayaran sa aking experience. Ang next step po, pagkatapos niyo pong bayaran ang inyong certified true copy sa cashier, ay makaka-receive po kayo ng resibo, official receipt. Depende po sa pagproseso ng RD, usually hinihintay lang po ng iba ang kanilang certified true copy within the day. Lalo na po kung ang inyong titulo ay electronic. Ang iba pong titulo, hinihintay po. Mga days po ang bibilangin bago po ninyo makuha ang inyong certified true copy. Meron din pong mga instances na wala sa Registry of Deeds ang original na kopya ng titulo. Lalo na yung manual. Kung hindi po mahanap ang inyong titulo, ay kailangan nyo pong magpa-reconstitute sa korte para rito. Maaari po kayong magpatulong sa abogado para sa reconstitution ng inyong titulo kung nawala ang original na kopya sa Registry of Deeds. Pagkatapos ng ilang araw at binigyan po kayo ng petsa kung kailan kayo babalik sa Registry of Deeds, ay doon po kayo bumalik po sa Registry of Deeds, dala po ang inyong resibo. Kung medyo matagal-tagal po ang inyong paghintay, para po mag-track online sa status ng inyong transaction sa Registry of Deeds, maaari po ninyong i-track online ang inyong transaction sa Registry of Deeds gamit po ang link na ito. Pagkakuha nyo po ng inyong certified true copy,
siguraduhin po na tingnan nyo po ang inyong certified true copy na nakuha sa Registry of Deeds kung tama po ba ito. Ito po ba talaga ang ni-request nyo na certified true copy? May bago din pong programa ang Land Registration Authority para mas madali pong makakuha kayo ng certified true copy ng title. Ito po ang programang ito. Kung mayroon po kayong mga katanungan, question, at inyong experience gusto nyo lang i-share, pwede nyo pong i-comment po sa ibaba. Pwede din po ninyong i-share ang ating video para mas marami po ang ating matulungan. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe po kayo at i-hit ang notification bell para updated po kayo sa ating videos. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta sa ating YouTube channel. God bless po sa ating lahat.